Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa pera ko or after sweldo. Ano nga ba ang una namin ginagawa sa OFW? My God, kung sa totoo lang, hindi pa dumarating ang sweldo, eh talaga naman nagko-compute na kami. Ako, nagko-compute na ako. O magkano ipapadala ko sa Pilipinas, magkano ipapadala ko sa nanay ko, tapos plus yung bayarin pa pala ng tuition ng kapatid ko. As in, ngayong first time, so kailangan ko talaga mag-iisip ko, paano makakasave? Ang dami ko kailangan bayaran, diba? Ang dami ko kailangan gawin, ipadala, yung mga ganun. So, ayan, natatanggap ko na yung sweldo ko. Pumasok na siya sa account ko. So, ito na siya. So, iniisip ko kung paano ko to pagkakasyahin. Okay? So, hindi ganun kalaki ang sweldo ko dito kahit nasa opisina ako nagtatrabaho. Hindi siya ganun kalaki. Yun yung totoo. Oh, yun yung masakit sa dibdib na parang kala nila laki-laki ng sweldo mo kasi nasa ibang bansa ka, pero hindi talaga siya ganun kalaki. Or dahil baka sa akin lang, sa company lang namin. Kasi hindi lahat ng company pare-parehas eh. Merong malaki magbigay, merong hindi. Yung which is yung sa amin, yung pinagtatrabaho ko, pinagtatrabunan ko ngayon. Ano siya? Kurigipot. Diyos. Napanood daw to na. Yun. So, yan. So, ganito ang gagawin ko. Kasi, hindi ko alam kung paano ko ito pag-aksyahin itong sweldo ko na to. So, kailangan ko magpadala sa Pilipinas. At online din siya na pwede ako magpadala sa Pilipinas gamit yung account ko. So, kahit nasa bahay lang ako, hindi ko na pwede. Hindi ko na kailangan mamasahe or whatsoever. So, ayun. So, kailangan ko siya i-budget sa pang one month ng panggastos ng nanay ko sa bahay, bayad kuryente, tubig, internet, so whatsoever. And then, plus tuition. So, pumapatak siya na kailangan ko magpadala ng 22,000 pesos. Feeling ko yun talaga. 22,000 pesos. So, 1,500 reals siya. So, ayun. Plus, matitira na lang is yung allowance ko for a month. So, yun. Kasi yung dito sa trabaho ko, libre ako ng accommodation, tsaka ng transport. So, ganun talaga siya. Maliit lang siya. So, ayan. So, magsisend ako online sa mom ko. Yan. Pwede siya online. Yan. Kapag padala ako online. So, yun. So, may sarili naman kasi kaming bahay. So, hindi ko na problema yung kung may, yung sa rent ba, hindi na. So, ang pinaka main, ano ko na lang is, yung kuryente, yung tubig, tsaka yung internet. Kaya lang feeling ko, pinaputol na rin yun ng nanay ko eh. Tapos, ano pa ba? Tuition fee ng kapatid ko. Tuition fee ng kapatid ko, kailangan ko mabayad 12,000 pesos yun. Pero sabi niya, sagot niya na daw yung 2,000. So, sasagutin ko is yung 10,000. So, ayun. Ay, ang hirap. Kung alam niyo lang, yung one month namin pinagtrabahunan dito sa abroad, ipapadalan. Pero, which is hindi naman nanginginayang. Pero, ang hirap lang. Ang hirap niyang kitain eh. Ang hirap niyang, alam niyo, ang dami kong, hirap na dinaanan sa trabaho. Okay lang. So, ayan, nandito yung mga kasama ko sa bahay. At pare-parehas kaming mga nakasweldo na. At pare-parehas na lumipad na yung pera namin papuntang Pilipinas. Kaya, hihiga na lang kami kasi wala na kami. So, Jackie, ano ngayon ang nararamdaman mo? Jackie, nararamdaman mo, higa-higa na lang ba? Wala na ako maramdaman. Ubus na yung lakas ko. Ubus na yung lakas mo? Yung isang buwan nating pinaghirapan? Napadala ko na po sa Pinay. Isang buwan na nasigawan ba? True. Ikaw, Jen, ba't ka nagkulong? Nako, grabe sa sigaw. Higit pa sa sigaw yung dinanas ko. Sa loob ng isang buwan? Sa loob ng isang buwan. Tapos, mga ilang, wala pang isang araw yung sweldo mo. Sabihin mo, minuto lang. Minuto lang, tapos lumipad na? Lumipad na sa Pilipinas. Masaya na sila. Masaya na sila sa Pilipinas. Kaya nga, okay lang, na hindi tayo
maging masaya, basta sila masaya. Wow. Nakakaya ka man yan, yung mga pinaghirapan natin ng isang buwan. Pero okay lang, masaya na sila. Pag masaya na sila, okay. Okay na masaya na sila. Kaya sila naman ang dahilan kung bakit umalis tayo. Yes! Okay. Sila daw ang dahilan bakit kami nandito sa ibang bansa ngayon. So, ayun yung mga sa loobin. Kaya nagtitiis kami sa mga dakdak ng magmada. sa dakdak ng mga doktor. Kami. Doktor Kwak-Kwak. Leche. Mga leche sila. Ay, naku. Tapos nasa atin ang pinakamalaking hirap. Tama. Malaking hirap, tapos maliit ang sweldo. Ay, naku. So, yun ang buhay namin dito sa ibang bansa. Dito sa Qatar.